mga chong, you're your boy Rhino Chill back in here again and welcome back to another vlog. Yeah, so today's vlog mga chong is pag-uusapan nga natin tong bagong labas ng Yamaha. Etong Yamaha Exciter 155. Yun yung prototype F155 mga chong. December 29, nilunch nga tong dalawang bagong motor ng Yamaha sa Vietnam. So ngayon mga chong, ang pag-uusapan natin is ano nga ba ang mas better sa R15 at dito sa bagong Yamaha Exciter 155 na to mga chong. So ano ba yung mas sulit? Ano ba yung pinagkaiba? And kung ano ba yung disadvantage and advantages ng dalawa. So nakapag-review naman ako, nakapag-research naman ako mga chong dito sa bagong labas ng Yamaha na to. And itong Yamaha Exciter 155 na to mga chong is yung Yamaha Sniper 2021 mga chong. Yeah! You heard it right mga chong. And itong prototype naman na F155 na tong mga chong, mga tong is yeah, prototype siya. Kung makikita nyo no, na nila, yung mga pictures na nilabas sa Facebook is itong F155 na to is naka-setup na siya for racing. So it means hindi to yung standard na version niya. Itong prototype na to mga chong, unfortunately is hindi siya lalabas na ganito siya. Okay. So linawin lang natin mga chong kasi maraming nagkakaroon ng false information regarding dito sa F155 na to na ganito na yung itsura niya kapag nilabas siya. So hindi po. So kung makikita natin, racetrack na yung datingan niya mga chong, wala na siyang headlight kung mapapansin nyo. The same time naka-tail tidy na siya. And then aftermarket na yung exhaust niya, tapos yung kanyang gulong is kung makikita nyo is na-restire na siya mga chong. Kung malaman nyo na-restire siya kasi kung makita nyo walang treads, ang ganyang gulong mga chong is pwede nyo lang gamitin sa racetrack and kapag tuyo yung kalsada. So kapag ginamit nyo yung ganyang gulong tapos umulan mga chong, sabog ang gulong nyo. Ako nagsasabi sa inyo mga chong kasi diba napag-usapan nga natin na yung treads ng gulong, yung mga guwit-guwit na yan is para sa daanan ng tubig. So yan, nalalayo na tayo sa topic natin. Then eto nga mga chong, si Exciter 155 or Sniper 2021 mga chong, hype na hype mga chong. Yung ako sobra akong nagandahan sa ano niya, sa itsura niya ngayon kasi ang sexy niya na mga chong, para na siyang R15. Pero may nakita rin ako lumabas na mini R1 daw tong si Exciter 155 mga chong, which is para sa akin is di ako nag-agree totally mga chong. Yon. Bakit ka mo? Una sa lahat mga chong, kung mini R1 na si yung Exciter 155, so ano nang tawag sa R15? Ano nang tawag sa motor ko mga chong? So si R15 kasi doon kinuha yung concept niya sa R1, sa R6 mga chong, kaya siya yung mini R1. So kung tatawagin natin mini R1 si Sniper, diba? Ano na? Ayun ang kategory ng Sniper mga chong or itong Exciter 2021 is hindi siya sports bike, street sport siya mga chong. Okay, street sport. So yun lang yung konting update natin regarding dito sa motor na to. So ngayon naman, punta naman tayo sa anyang mga features, specs. Yung engine na ang gamit dito mga chong. So 155 na siya. Yung dating Sniper is 149 point something lang. Tama ba? 147. So something like that mga chong. So dito, bago na yung engine niya, 155cc na siya. And at the same time, lumakas yung horsepower niya. So dati mga chong is 15 point something lang ang horsepower ng Sniper. Ngayon is 17.1 na. So diba, ang laki nung tinaas. So kung compare naman natin siya sa R15, so si R15 meron siyang 18.1 na horsepower. So mas mataas pa rin ng konti. Pero kung top speed lang ang pag-uusapan, kung pabilisan lang ang pag-uusapan mga chong, hindi papaulit itong Sniper sa R15 mga chong. Ako na nagsasabi sa inyo. Bakit? Una sa lahat, para sa akin is mas mabilis siya si Sniper or Exciter sa R15 kasi mas magaan si Sniper. Di hamak na mas magaan naman siya compare dito sa R15 natin. So yun pa lang, doon pa lang matatalo na or masisibak niya na si R15. 'Di ba? And yung fuel tank niya is 5.4 kasi yung dati is 4 point something lang. So 'di ba parang si ano, Aerox connected, tinaasan nila yung tank capacity, which is good, di ba? Kasi yung 1 liter marami nang mararating yun, malaki na yung mararating nun mga chong. So si R15 naman 11 liters
yung kanyang fuel tank capacity. Tapos ano pa yung bago dito kay Exciter 155, mga chong? Keyless or smart key na siya. Ano ba yung keyless? So yun yung di mo na kailangan susiyan yung motor, mga chong. So siya yung pinakauna sa lahat ng underbone na nagkaroon ng keyless, mga chong. Exciter 155. So diba dun pa lang panalo ka na. Si R15 walang keyless. So ang may keyless na kauri ni R15 ay si GSX-R 150, mga chong. May variant din ng ABS ang Sniper, which is maganda kung ilalabas siya dito sa Pilipinas. So hindi pa tayo sigurado doon. So ang hindi ko lang nakita sa kanya, mga chong, yung Y-Connect, kung meron na rin siya. Tapos ang seat height naman niya, mga chong, is 795 mm. So si R15 is 815 mm. So mas mababa siya ng konti. So kung medyo hindi ka tangkaran, mga chong, swak na swak sa itong motor na to. Kahit ano pang height mo, mga chong, masasakyan mo to. And hindi siya sporty. I mean, hindi siya aggressive kagaya ng R15 na sobrang subsob yung riding position niya, mga chong, which is magagamit natin siya for daily ride and hindi natin mararamdaman yung ngawit, na hindi tulad ni R15 na sobrang aggressive nung riding position niya, na yung ngawit is mararamdaman mo talaga, nandun talaga, hindi talaga siya pwedeng mawala. Maganda dito, mga chong, 6-speed na siya. Yung gearing niya ay 6-speed na, kasi alam ko yung dating Snipers hindi pa siya 6-speed. 6-speed, 5-speed lang siya, diba? So ayos na din yun, maganda na din yun. Tapos may nakita ako 144 yung top speed nito. Samantalang yung R15 137 lang ata ang top speed ng R15 eh. So kung si boy top speed ka, oh eto na, eto na yung para sa sa'yo, mga chong. Grabe, 144 all stock, hayop, halimaw. And yung isa pa, mga chong, na na-upgrade dito kay Exciter 155 is meron na siyang 12 volts na socket and then slipper clutch na rin siya, di ba? Putek, racetrack na ang datingan nito. So si R15 meron din siyang slipper clutch at clutch assist. Tapos wala siyang 12 volts na socket. So pwede naman yun, pwede naman natin palagyan. Pero maganda dito, di ba? Built in na siya. And then maganda yung ano niya, yung pagkasexy nung headlight niya. Gustong gusto ko talaga, mga chong. Yung nagsasabi ang pangit daw ang liit, pero para sa akin, unique. Diba? Tignan natin, mga chong, kung anong magiging sagot ng Suzuki dito, ng Honda dito. Kasi grabe tong motor na to, mga chong. Napakalakas, napakaangas. Parang yung hype na naramdaman ko nung makita ko yung motor na to, mga chong. Ito yung naramdaman ko nung nilabas si R15. Kung tatanungin nyo, gusto kong bumili na ito. Grabe, oo. Ngayon lang ako nagandaan sa street sports na motor, yung mga backbone, yung mga underbone na motor, mga chong. Pero ang kategory niya talaga is backbone. Tama ba? Oo, backbone ang kategory niya eh. So ano ba yung thoughts ko sa motor na to, mga chong? Una sa lahat, ang ganda niya kasi in-upgrade talaga yung ano, yung engine, tumaas yung horsepower. Dun pa lang, mga chong, panalong-panalo ka na. And then yung kanyang fuel tank capacity tinaasan, VVA, 'di ba? May 12 volt socket ka pa, slipper clutch, 6-speed. Sobrang gwapo nito, mga chong, kapag napormahan tong Exciter 155 na to. Kung mayaman lang talaga ako, bibili ako nito eh. Tapos regarding naman sa price niya, so siguro sa standard version niya around 90,000 to 100,000. Tapos yung high-end naman na variant niya is 100,000 na taas, mga chong. So dun pa lang, mga chong, kung budget mo lang hanap mo, kung hindi mo masyadong afford si R15, di ba? Same specs, pero syempre magkaiba ng tuning yan sa makina, mga chong. Pero para sa akin, mga chong, mas pabilis talaga to kapag drag race mo tong dalawang to, yung R15 sa itong Exciter na to. Dun pa lang sa Sniper 150 na hindi pa bago, sibak na tong R15 natin, kaya may pagsabayan eh, di ba? Dito pa kaya, kasi magaan talaga tong ano, mga underbone, magagaan talaga sila. Compare mo yung price, 64,000 yung difference, mga chong, di ba? Ang laki nun. Tapos yung 60,000 na yun, mga chong, pwede ka pang bumili ng mga aftermarket nun, mga chong. Sulit na yung 64,000 na yun. So ito, mga chong, pinapangako ko sa inyo, kapag lumabas to sa Pilipinas, i-feature ko agad to. Hahanapin agad natin to sa meron neto. So ito, mga chong, ano ba yung mas sulit sa dalawa? Etong R15 o yung Exciter 155? Diba, kung hihintayin nyo ba siya?
kung worth it ba siyang hintayin. So una sa lahat, price range. Kita naman natin na napakalaki ng difference silang dalawa. And then, depende na lang din kung ano yung riding style mo. Kung gusto mo sports bike, syempre hindi na, hindi, syempre doon ka sa R15. Kung gusto mo naman, comfortable ka pero sporty yung dating ng motor mo. And hindi ka manghahawit kapag ginamit mo siya araw-araw. So go for Exciter 155. Kung fuel capacity ang habol, so 11 liters R15, 5 point something liters si Exciter. And then kung habol mo naman is top speed, mga chong, syempre dito ka sa Exciter. Sabi ko kanina, 'di ba? Mas mabilis 'to kasi mas magaan siya. Or mabilis din 'tong R15 pero hindi ko lang nagagamit yung talagang top speed niya. Pero yun, mga chong, seryoso yan, mas mabilis talaga yung Sniper. Kasi 'di ba, mas magaan nga sila. And then same 155cc, mga chong, 6 speed. Tapos wala, parehas sila, walang compartment. So yun lang, ang lamang lang talaga ng R15 para sa akin, ha, is yung pagiging sports bike niya. Yun lang talaga yung pinaka advantage niya dito sa Exciter 155 na to. Yung poging-pogi ka talaga sa daan, yung racing-racing ka talaga sa daan, mga chong. Ito talaga yung nilamang ng R15 dito. Pero kung hindi mo naman habol yun, kung tumitingin ka sa performance ng motor, and hindi mo naman kaanong gusto yung sports bike or yung aggressive riding position, okay, so go with Exciter 155, mga chong. Okay, so I think that would be it. Meron pa ba akong nakalimutan? Kung meron kayo katanungan or kung meron kayong suggestion na gusto nyong pag-usapan natin dito sa ating channel, so i-comment nyo lang dyan sa baba. Okay, so once again, this is Brian O'Chill. Ride safe always, and I'm out. Yeah! Boom!